kapuso, doble ingat po sa pagsakay sa mga taxi. Naglipa na pa rin kasi ang mga taxi na peke ang prangkisa, peke rin ang magplaka. Ang modus ng mga kawatang driver ganito po, magsasakay at pagkatapos lilimasin nila ang pera at bagay ng pasahero. Yan ang tinutukan ni Steve Dailisan, eksklusibo. Takot at trauma raw ang inabot ni Ernie sa kanyang pagbalik Maynila galing Leyte. Mula sa labas ng NAIA Terminal 3, sumakay daw siya ng taxi at magpapahatid sana sa Fairview, Quezon City bandang alas 10 kagabi. Di pa man daw nagbababa ng metro ang driver, kinontrata na agad siya ng 2,000 piso. Tumanggi raw si Ernie lalo't kadalasan, hindi naman inaabot ng 500 ang patak ng metro hanggang bahay nila. Pero mapilit daw ang driver at pinag-interesan pa ang cellphone at bagahe niya. Ay, yung pinto nakalak, hindi ko mabuksan. Gusto niya nang kunin yung cellphone ko, yun na lang daw ibabayad ko sa kanya. Iniikot-ikot daw si Ernie sa madidilim na kalsada at kinuha ang 700 pesos niya. Ibinabaraw siya sa Makati City. Isang may plakang UVR-366 daw ang taxing gamit ng driver. O sige, bumabaan na. Tapos marurot na ng takbo. Tapos yung may dalawang babae na dumaan, sabi ko, pakitulungan naman ako. Tulungan mo sabihin na baka makalimutan ko yung number ng plaka. Yun, nakuha namin. Ayon sa LTFRB, walang prangkisa ang UVR-366 sa kanilang record. Sa verifikasyon naman sa LTO, sa ibang sasakyan daw nakarehistro ang naturang plaka kaya peke raw ang gamit ng taxi. Hindi na namin magiging sakop eh. Kasi sabi mo nga sa'yo, walang record sa amin. So wala kami paruro sa ang franchise, wala kami ipe-penalize na franchise eh. So ang tingin ko nga, criminal na yan. Criminal issue na to. At dahil di mapaparusahan ng LTFRB ang taxi driver, ang magagawa raw nila sa ngayon ay ipalarma ang naturang taxi para di na makapambiktima pa. Payo ng LTFRB sa mga pasahero, lalo na ngayong undas, pagsasakay ng taxi, tingnan kaagad yung pangalan ng kumpanya. Dapat meron niyang kumpletong address at telephone number. Pagsakay naman, mas mainam daw kung naka-uniforme yung taxi driver ng inyong sasakyan. Siyempre, mas maganda kung meron din siyang ID ng kanilang kumpanya o di naman kaya driver's license. Siyempre, bawal mangontrata kaya dapat pagbaba ninyo, merong ibibigay sa inyong resibo para sakaling meron kayong maiwan sa sasakyan, kaagad nyo silang matatawagan. Yung plate number nun, meron kung makikita mo, kunin mo rin. Tapos i-flex mo sa kaibigan mo. Sabi mo, sumakay ka sa ganito, takas ganito oras. Standard naman siguro, mas maganda yun kasi mas safe ka na meron ka naman napasahan ng info kung nasaan ka. Ilang araw bago magundas, 14 na taxi na ang nahuli ng LTFRB dahil sa depektibong taxi meter. Maari namang isumbong sa hotline ng LTFRB sakaling makaranas ng pananamantala sa mga taxi driver. Maari rin daw i-post ang reklamo sa LTFRB Twitter account. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras.